Sir Dave Gonzalez, next question po. Hello sir, honestly, I'm not really familiar with BIR form number 2316. Currently, I'm having a problem ngayong 2023 BIR filing. I'm a teacher po since November 2021. And ngayon nagbigay po sa amin ang DepEd Division Office ng 2316. And nakita ko po yung 00 yung babayaran. After few days, ibinalik po sa akin yung 2316 ko kasi may 2316 na daw ako doon sa division, which is paid na daw. Sabi nila, ako na daw mag-file sa BIR. So, mali po yun. So, kung kayo po ay empleyado ng private or public, tapos qualified po kayo for substituted filing, ang magpa-file po ng 2316 sa BIR ay hindi po employee, kundi the company, the private company, or the public government agency. Okay? So, mali po yung treatment sa inyo. So, ang gagawin nyo po doon, pwede nyo ibalik po yung 2316 sa DepEd Division, at sila po magka-file niyan sa Bureau of Internal Revenue on or before February 28, 2023 for the calendar year 2022, yung ating deadline. Yung po yung tinatawag na Annex F natin. Naka-attach po doon yung mga 2316 na mga empleyadong qualified for substituted filing na ipapareceive sa Bureau of Internal Revenue. Pero pwede po siya ipareceive sa BIR online using the Electronic Audited Financial Statement or EAFS ng Bureau of Internal Revenue para online submission na lang siya. However, kay Sir Dave Gonzalez, baka naman binalik sa kanya yung 2316 at siya na magpapile sa BIR kasi hindi siya qualified for substituted filing. Ibig sabihin na hindi siya qualified for substituted filing, baka mixed income earner siya for the same year 2022. Ibig sabihin, aside from the compensation income from DepEd Division, meron siyang source of income from the practice of his or her profession outside of the DepEd Division. Kunyari, tutorial, tutor siya. Okay, meron naman siyang business aside from the compensation income from being a teacher. Kunyari, meron siyang sari-sari store or bakery or other kind of business na nakapangalan sa kanya. So therefore, mixed income earner siya. And therefore, hindi siya qualified for substituted filing. And therefore, siya magpa-file ng kanyang 2316 as attachment sa kanyang annual ITR kasi required siya mag-file ng annual ITR on or before April 15, 2023 for the calendar year 2022. So check niyo po, okay? So gumawa na rin po tayo ng ATC video para diyan whether or not the employees are qualified for substituted filing. At diniscuss na rin po natin doon yung mga conditions para maging qualified for substituted filing ang empleyado. Okay?